Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers. So, nandito tayo ngayon sa Cuenca, Batangas. At atin naman re-reviewin ng specs ng isa sa mga sumali nung bumper to bumper OTJ Festival sa Tagaytay. So, tara, samahan nyo ang reviewin ng specs ni Lolo Edring. And so, kasama natin si Boss Philip Kulya. Siya yung may-ari na itong jeep na Lolo Edring. And then, siya pala yung nanalo sa parapol ni Ma'am Jen sa King of the Road Philippine Jeepers Club. So, napakaswerte. At siya yung isa sa nanalo nitong jeep na to, Boss. Boss, kwento mo na kami. San gawa ang jeep so, natin, Boss? So, jeep na to, bale, ay gawa po siya sa Milwaukee. Milwaukee Motors. Yeah. Boss, ano palang makina ang gamit natin dito sa jeep so, na to? Makina na po ng ating jeep na to ay 4BD1. 4BD1? Yeah, with high and low. Naka-turbo din? With turbo, yeah. Yun! Pwede makita, Boss? Ayun. Yeah, sure. Yun, no? Pasensya ka naman, medyo madumi, ha? Wow, madumi pa yan sa lagay na yan. Napakalinis ang makina. Naka-stainless cover, ayan. And then, naka-radiator na din si Boss. And then, ito yung kanyang turbo. Para sa mga turbo niya. Hindi nakakita ng turbo, ayan. Ito ang kanyang turbo. So, Boss, kamusta naman ang performance ng 4BD2 sa'yo, Boss? Ay, 4BD1, sorry. Ayan. 4BD1 sa'yo. Okay naman yung hatak niya. Okay naman. With high and low transmission, so kahit saan, okay naman. Hindi ka mabibitin. Hindi naman. Hindi. Kayang ibigay ang hilig. Kaya. Iyon, yes. So panalo, no? And then, next natin is yung set ng tires ni Boss. Ang gulong ni Boss ay... So, ang tire natin, I guess it's 700 by 15. By 15, yan. Tunggal? Gadya Tunggal. Gadya Tunggal, yes. Ayan. And then, naka-vintage na hubcap si Boss. Ayan, naka-vintage na hubcap. And then, naka-stabilizer din si Boss. Naka-pinturado ng orange. And then, yung kanyang bumper. Alam ko, ito yung pinagawa natin kay Team Cabicio, Boss, no? Yes, that's right. Ayan. Pwede bang makita natin? Pwede naman, pwede. Yun. Yun, no? Okay. Isa pa. Yun, no? So, Boss, magkano inabot kay Boss Tato ito? To be honest, I forget na really how much the cost for that. So, kumbaga nalimutan na ni Boss kung magkano inabot, no? Pero si ang gumawa nito ay si Team Cabicio. Team Cabicio. So, nagawa din siya, isang araw lang ata siya ginawa, no? Within yes, the day lang, no? Just one day, yeah. Yun. And then, naka-bullwave antenna din si Boss. Ayan. Yes. So, ito is yung galing ba ito kay Ma'am Jen? Yes, that's ayan. Right. Ayan. From Ma'am Jen. Okay. So, pag napansin nyo mga Boss, ang jeep na to ay saradong sarado. Ito ay dahil air condition siya. So, ito yung kakaibang features niya among the other jeepneys na binlog natin. So, Boss, kamusta? Magkano inabot ang pa-convert ng aircon natin? So, bali sa pinto, gumastos tayo ng 60K. Oh, para masaraduhan, no? Oo, para masaraduhan. Then, about the aircon, we spend 40K for that. So, in total, 100K yeah, inabot. So, ang ginawa nila dito is, ang pintuan ay ginawang sarado. Ayan, in-enclose lahat, pati yung nasa likod. Ayan. Ayan, naka-enclose siya. Ayan. Interior, ayan. Ito yung kanyang interior, mga Boss. Pag nakita nyo, ito yung kanyang blower sa harapan, yung aircon louvers kung tawagin. And then, nandito rin yung sa loob, ayan. So, pag nasakyan nyo, ang bango. Ang sarap sumakay sa jeep na to. Panalo, parang babae. thank you. Oo, dahil napakabango at ang lamig sa loob, mga Boss. And then, meron din siya nung headboard, ayan. Itong mga headboard na to is, kumbaga trademark na din, signature trademark na din to ng Milwaukee Motors. Way back 90s, yung mga ganitong ilaw, sila at saka yung malagay niya, ang alam ko mga naunang gumawa niyan, sa Cavite. And then, next natin,
naka, wow, salamin ang kanyang manibela. Fiberglass. Plexiglass na manibela. Boss, kasama na to, no, napanalunan natin. Yes, diba? That's right. Yeah. And then, and dito yung kanyang mga panel gauge. Yung mga gauge. Nandito siya. Nandiyan, magkakasama siya dyan, sa gilid. Yes. Ayan. Naka-crystal shift top din si Boss. And then, ito yung para sa high-end loan niya na cambio. Tama ba, Boss? Yes, that's yun. Right. Yeah. So, ilan seater pala? Itong ating jeep ni Boss. Bali, 11 seaters. 11 seaters. So, pwede rin arkilahin kung sakali. Yes, that's correct. For sure. Yun. Pag nakita nyo, bigay luho din siya sa jeep. Isa din siya sa mga baliw kung tawagin. Dito sa atin. Dahil ang unang nakilala kong baliw dito sa Batangas ay ito. Ayan. Si Bagito. Si Joshua Bagito. Ayan. Isa rin siya sa mga una kong nakilala dito na pagdating sa jeep, talagang todo bigay. Ayan. And then, yung kasoy ni Boss, or tambol, ito ay umaangat. Ayan. Boss, ito kasama na to sa features niya na nakuha mo? Or pinagawa mo pa? Yes. No, it's already like this. Ayan. So, kasama na siya sa features. Yun, no? So, madumi pa yan, ha? Medyo madumi, ha? Eh, no, hello. Pwede ka magsalamin, eh. Napakalinis. Ayan. And then, next natin is yung... Ito, natatanggal din ba ito, boss? Hindi na siya. Hindi pa. Soon. Ayan, so soon. Magiging ditanggal din siya. And then, meron din siyang reverse light dito. Ayan. Simple lang, reverse light. Halogen light, yan. Okay. Yun. So, bali, boss, kay Kabisyo na rin yung galing. Yes, kay Kabisyo pa rin namin siya pinagawa. Napagawa, ayan. So, kasama na rin nung... Kasama nung automatic bumper. Bumper, ayan. Yes. Boss, shoutouts. Sino mga shoutouts natin? Ayan, so, shoutout po sa nag-aalaga kay Lolo Dream. Ayan. To Madam Jen. Salamat okay. po sa inyong napakagandang pag-aalaga kay Boss Dream habang ako wala dito sa Pilipinas. Ano po? Okay. Saka po sa team Low Speed. Team Low Speed. Ayan, dito, ayan, sa baliw na yan. Finally, na-meet ko po yung ibang membro ng Team Low Speed, so thank you very much. For ayan, that. Okay. And siyempre sa KOTR. KOTR, ayan. Yeah, King of the Road. King of the Road, yan. One of the best. Okay. Thank you po. Okay, sino pa? Meron pa ba? Siguro sa aking mga kumpare sa Canada, no? Iyon. Yeah, so to po sa aking mga kumpare sa Canada. Okay. Alam niyo na po kung sino yun. Iyon. Si Commander, di ba natin babatiin? Ayan, siyempre, sa aking Mrs. Catherine. Thanks. So, pag-support. Ang tanong ko lang, boss, bakit pala Lolo Idring ang naipangalan natin? Well, I give the name Lolo Idring because of my, my Lolo. Ah, kung baka kapangalan ni Lolo. Yeah, his name is Lolo. That's why I give them Lolo Idring, yan. Yeah, one so, of his dream. Oh, yun. And then, boss, ano pala ang may papayo natin sa ibang mga OFW na nasa ibang bansa na kumakayod at gusto magkaroon ng ganitong kagandang jeep kagaya sa'yo, boss? Well, of course, may payo ko lang sa kanila pag sila mayroon ganitong gustong sasakyan. So, ibigay lang yung hilig ano, sa ating sarili. At siyempre, alagaan din natin. Yun. Para wala tayong masabi sa mga natin sa ating mga sarili at maging masaya lang. Maging masaya lang lagi. Ayan. Bigay lang hilig sa katawan. Bigay lang hilig, no? Tama. Yun. Yun, so, na-review na natin ang specs na itong si Lolo Idring ng Milwaukee Motors. At maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa akin since day one. So, please like and subscribe. Babush!